Okay? So, dito po atin pong buksan ang salita ng Panginoon dito po sa Philippians chapter 4 verse 11, no? This is, today is another great reminder from the Lord para sa atin ngayong umaga na ito. Okay? Great reminder for those who are already in the faith for sufficient time and a new information or knowledge para sa mga bago nating mga kapatirat, sa mga bago pang nakakilala sa ating tagapagligtas na si Panginoong Hesus Kristo sa ating buhay. Okay, buksan po natin mga kapatid sa chapter 4 verse 11 ng Bible. Okay, ng salita ng Panginoon. Okay, nandiyan na po ba tayo? Okay, sabay-sabay po nating basahin sa inyong kanya-kanyang mga lugar. Okay? Chapter 4 verse 11 of Philippians, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Di ba? So, dito po, no? Sabi ni Paul dito, "Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." Okay? Okay, so yan po mga kapatid, mga fellow hoppers. Sabi po dito, "Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." So, napakagandang talata po, no, mula sa Panginoon na sabi po ni Pablo na for I have learned, natutunan niya, no, natutunan. Kasi alam naman po natin mga kapatid, si Pablo po ay nung siya ay bago pa naging apostol ng ating Panginoon, disciple at ibinong siya po ay belonging sa mga mayayaman ng mga tao. No? So, sabi ni Pablo, "For I have learned," natutunan niya, no? "In whatsoever state I am," sa anumang sitwasyon or pagkakataon na meron ako or andun ako, "therewith to be content," pambihira, no? Sa anumang sitwasyon, mapahirap at sa kasaganaan, sa kaganda kabutihan at kasamaan, sabi ni Pablo, "therewith to be content," natutunan niya na magiging kontento sa buhay. No, ang atin pong mensahe ngayong umaga mga fellow hoppers ay contentment in God. Dapat kontento tayo. Alam niyo po mga ka-hoppers, pag may Diyos po tayo, kagaya sa nangyari sa buhay ni Pablo, ay natuto siya na maging kontento sa kanyang buhay. Natuto siya na maging kontento kung anong meron siya. Bakit? Why? Bakit nga, no? Because meron siyang Diyos sa buhay niya. Ganun din po tayo mga fellow hoppers. Diba? So, tayo po, we all live in a world that promotes dissatisfactions with our lives. Dito po na namumuhay po tayo sa mundo na laging nakikita natin na walang satisfaction, laging want always, no? Lagi nating may mga bagong dumadating, eh gusto ko niyan, gusto ko niyan, gusto ko niyan, sana ako din, bakit sila may ganun, sana ako din, no? We don't normally be contented as a person. Pero doon naman nakita natin sa talata, although ang basic natin na ugali bilang isang tao ay hindi tayo nakukontento. Pero ang pagiging kontento mga ka-hoppers ay natututunan po yan. No? I learned to be content, sabi ni Pablo, no? By how? By the word of God, no? Dito po gusto natin lahat ng bagay, no? Halimbawa sa cellphone. Meron naman tayong mga Android phones na mumurahin. Bakit kailangan pa natin ng mga iPhones or yung mga high class na mga cellphones, di ba? Na which in fact hindi naman kaya sa ating
bulsa, sa ating standard of life. Okay lang naman yun. Yung mga gusto mo na mga mamahalin na bagay, pero dapat make sure na kaya sa buhay mo, no? Hindi ma-compromise ang iyong pangangailangan, no? Isa 'yan sa mga positive na ano na dapat you learn to use things and be happy with what you have, no? So lagi tayong dissatisfied, no? Sa buhay. So sabi nga ni Paul, no? I have learned in whatsoever state I am in to be content. Okay? So si Pablo po, mga ka-hoppers, Paul was content in sickness or in health. So anumang meron siya, anumang sitwasyon siya, kontento siya. No? He was content in affluence or in poverty. Kontento siya kung may pera man siya or wala siyang pera. No? So Paul was content in strength or in weakness. Content when he was abased or content when he was abounding. Wow. He was content when he was full or when he was hungry. Paul was content at all times, no? Sa lahat ng oras, kontento si Pablo. Diba? Ang ganda, no? Walang reklamo. Diba? Kontento siya. Kung anong meron siya, sa hirap man or sa kasaganaan, si Pablo, walang reklamo. Kontento siya kung anong meron siya. Ang sarap pag lahat ng Kristiyano ay nakitaan natin ang pagiging kontento, mga ka-hoppers, no? Paul never knew most of the pleasures and amenities, no, of life we take for granted today. Right? Yet, he could give them all up and still be filled with the joy of the Lord. Well, ito po mga ka-hoppers, lagi po nating tandaan. Kahit anuman na meron ang iba at wala tayo, dapat matuto tayo na magiging masaya. Diba? Matuto tayo na mamuhay na kahit wala ang bagay na yan, na mga bagay na mga gusto natin. Diba? So we must learn to be content, lalo na pag yung mga bagay na hindi naman mahalaga or importante sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi may mga bagay, kaya tayo, alam nyo mga ka-hoppers, kaya tayo laging nasusort sa ating budget. Kaya tayo laging nasusort sa ating mga pangangailangan kasi inuuna natin yung mga bagay na hindi naman mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya, lagi tayong nagkukulang na lagi tayo kasi hindi tayo kontento doon sa mga bagay na meron tayo. Meron na nga kayong iPhone 13, gusto nyo pa ng iPhone 14. Di ba? Yung iba, kahit yung keypad nga lang, wala. Di ba? Chicken Joy, no? Manok. Fried chicken. Oh, meron na nga dyan sa tabi-tabi na mura lang. Doon pa kayo sa mamahalin, diba? So we must learn to be content, mga kapatid, mga ka-hoppers, right? So always, lagi-lagi po ay ang Bible nagtuturo po sa atin that we learn to live life of contentment, no? Ang Bible po nagtuturo sa atin na tayo ay mamuhay ng may pagkakontento sa buhay. Not a contentment comes from possessions, activities, or other people, for this can be changed or taken away. No? Yung pagiging kontento natin sa buhay, mga ka-hoppers, dapat matuto tayo na makontento sa pamamagitan ng ng provision ng Panginoon sa atin. At hindi yung dahilan natin para makontento na
nagaling sa mga possessions, sa mga ari-arian, ah, contento na ako dito sa akin. No? Not a contentment comes from possessions. Okay? Not contentment coming from activities, yung mga ginagawa mo, ay masaya ako. Diba? Or other people, or sa ibang tao. No? For this can be changed or taken away. Ito yung mga contentment na hindi pangmatagalan. Ito yung contentment na pangmadalian lamang. At tayo po ay pinaalalahanan ng Panginoon na huwag tayong maging kontento sa ganitong mga bagay. No? But, ano? But a life of contentment that comes from our relationship with Jesus Christ. Alam niyo po, mga Cowpers, pag tayo po ay kontento sa relasyon natin kay Hesus Kristo, lahat po yan bagay, pangyayari at mga tao, lahat po yan ay mapupunan po yan sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dapat kontento tayo. Ang hahanapin natin na contentment sa buhay, mga Cowpers, ay yung pagiging kontento natin sa relasyon natin kay Kristo. Hanapin natin palagi si Kristo. Mag-aral tayo ng salita ni Kristo. No? Manalangin tayo kay Kristo. Sambahin natin palagi si Kristo. Yan dapat yung dapat kontento tayo. Okay na ako, kontento na ako this week kasi nakapagsimba na ako. Yehey, kontento na ako today kasi nakapagbasa na ako ng Bible. Yehey, kontento na ako today. Diba? Dapat yung ating contentment is always focusing sa ating relasyon kay Kristo. Again pa, uulitin ko po kasi mga Cowpers ha, kontento tayo dapat. Ang hahanapin natin na contentment sa buhay is yung pagiging kontento sa relasyon natin kay Kristo. No? So, dito po, there is absolutely nothing that can take that away. No? Higit po ang relasyon natin kay Kristo kaysa sa iba. Alam niyo po, pag kontento tayo sa relasyon natin kay Kristo, ay payapa po at masaya ang buhay. Wala kang magiging problema. Yeah? So, dito po, contentment is when we become convinced that our resources in Christ Jesus are more than adequate for every situation in life that we face. No? Ang pagiging kontento po, mga Cowpers, ay darating po yan, mangyayari po yan, the moment na naunawaan natin. No? The moment na, the moment na naunawaan natin na lahat ng mga bagay meron tayo, lahat ng bagay na matatanggapan natin, lahat ng mga bagay na natanggap natin nung mga nakaraan, no? Kahapon, ngayon, at mga matatanggapan natin ang mga bagay, yung mga all resources of our life in Christ Jesus are more than adequate for every situation in life that we face. Lahat ng makalangit na mga bagay, pag naunawaan po natin yan, ay this will bring contentment in our life. No? Wag na nating hindi naman alam yung mga Cowpers, hindi naman masama mangarap. No? Hindi masama mangarap, hindi masama yumaman, hindi masama ang dami mong possessions, ang dami mong kaibigan, hindi po yun masama. No? Ang nagiging masama po dito mga Cowpers, pag yung relasyon natin sa Panginoon ay tinabunan natin sa mga bagay na yan, sa mga makamundong mga bagay. Kasi alam niyo po, panigurado, pag nilibing niyo po ang relasyon niyo sa Panginoon, ay panigurado po yung contentment mo sa buhay ay hindi po kayo matutong makontento. Si Pablo po, natuto siya makontento kasi inuna niya ang Panginoon eh. Inuna niya ang Panginoon, kaya siya natuto na maging contento kung ano mang estado na meron siya, natuto siya kasi meron siyang Diyos. Mas maganda ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya, focus on the contentment with your relationship with God, with our Lord Jesus Christ.
Diba? Kasi pero nag-focus ka sa yaman mo, eh, ako talaga. Ang contentment, pag pera ang pinag-uusapan, there is no contentment. Believe me. No, alam ko maraming mga mayayaman dito, no? Na nakapanood sa atin dito. Believe me. Money without God, you can never be contented. Sige, gawa ka ng gawa hanggang sa manloko ka, hanggang sa basta walang pa, lagi ka lang magkapera. Pero pag may Diyos ka, mayaman ka, ang sarap ng buhay, no? Congratulations to you, brethren. No? Kung mayaman ka na, may Diyos ka pa, wow, ang sarap ng buhay, no? So, let us be content, no? And most importantly, sa relasyon natin sa Panginoon, no? So this morning po, we are going to spend a few moments, no, looking at the marvelous yung verse na binasa natin kanina, full of wonderful principles that can help each of us learn to live the contented life. No, paano ba maging kontento? Okay? So I will mention some of the principles. Number one, contentment comes from when we understand the purpose of God. No, ano bang purpose ng Panginoon sa atin? Ano bang purpose ng Panginoon sa atin? Sinabi po dito, basahin po natin sa chapter 4 verse 3, and I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. No? So, ito pong third verse reminds us that as Christian, no, listen very carefully, as Christians, our names are recorded in God's book of life. This also reminds us that our salvation is the result of God's eternal purpose in Christ. Diba? So dito po makikita natin mga ka-hoppers, contentment begins when we as Christians understand and appreciate the purpose of God in our salvation. Naunawaan natin, no? Isipin niyo mga kapatid. From the very beginning of our life, nung pinanganak tayo, we are nothing. You know what? But God chose you to be with Him in heaven. Ba? Alam niyo po, mas maraming hindi makakapuntang langit kaysa makakapunta, no? Kakaunti lang makakapunta langit. Why? Because God has taken you out from that grave of lake of fire. Ba? So, dito po mga kapatid, pag maunawaan natin yung ating purpose, no? Contentment begins when we as Christians understand and appreciate the purpose of God in our salvation. Jesus taught His disciples that the primary reason for our rejoicing is the confidence that our names are written down eternally in heaven. No? Alam mo, secured ka na mga kapatid. Alam mo, nasa Panginoon ka na. Kaya medyo, ano pa bang hahanapin ko? Ano pa bang gagawin ko? Ano na ako eh? Diba? Eh mga kapatid, sabi dito sa Luke chapter 10, sinabi doon na sabi ng Bible, nevertheless, do not rejoice in this, no? That the spirit are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Tuwang-tuwa tayo, satisfied na tayo, kasi alam natin na tayo ay niligtas na ng Panginoon. Diba? Contentment, dapat maunawaan natin mga kapatid na kung ano ba ang purpose natin. Kung bakit tayo niligtas ng Panginoon. No? Pangalawa, contentment comes when we practice the presence of God. No? Ang alam niyo, the moment that we accepted our Lord Jesus Christ, nandiyan na po siya, tinatak na po siya sa puso natin. Sabi ng Ephesians 1:13. Now, ngayon, ang gagawin na lang natin is to put it into practice. Diba? Bakit ang mga Kristiyano lagi nagkakasala? Kasi we never put into practice the Word of God.
Ngayon, contentment comes when we practice the presence of God. No? So, sinabi sa verse 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things. Okay? So, these are the six great virtues na binanggit sa chapter 4, verse 8. No? Truth, honor, justice, purity, loveliness, and good report. No? Mga kahopers, living such a life of Christian distinction can only be accomplished by practicing the presence of Holy God in our lives. No? Yung sinasabi ng Bible na fruit of the Holy Spirit. Di ba? Kasi pag itong mga virtues na ito na sinusunod natin, mga kahopers, ay matutunan po natin dito na wala na tayong hahanapin pa sa ating buhay. No? Wala na tayong hihilingin pa sa ating mga buhay. No? When we do, we live experience contentment. We can experience contentment po pag ito pong mga virtues na ito ay atin pong i-apply. No? Contentment comes when we practice the presence of God. I-practice po natin itong ating mga natutunan sa salita ng Panginoon. No? Number three, contentment comes when we fellowship with the people of God. Oh, pambihira, no? Isa pa na bagay na tayo daw ay makukontento pag tayo ay nakikipaghalubilo, nakikiniig, nakikipagkaibigan sa mga anak ng Panginoon, sa mga tao ng Panginoon. Huwag yung mga backsliders, ha? Huwag yung mga stiff-necked, ha? Yung mga warm in the service. Kasi pag doon kayo sasama sa mga backsliding in heart or mga backsliders, ay nako, goodbye kayo sa gawain. No? So make sure you come with the fellows with the heart focused on God, of course, no? Contentment comes when we fellowship with the people of God. Diba? Dapat alam nyo, ang sabi ng Panginoon, come out from among them. Sabi ng Panginoon, layuan mo ang mga disorderly brethren. Pero dito po ay we are encouraged to make fellowship. Ano ba? Saan? Doon sa mga Kristiyano na nagtatapat sa Panginoon, no? Yun ang ating i-fellowship, hindi yung mga wicked brethren, yung mga brethren na walking disorderly, kundi dito po makikita natin, mga kahopers, na we are encouraged to make fellowship with the people of God. Okay? So, sinabi sa verse 10, chapter 4, verse 10, but I rejoiced in the Lord greatly that now at the last, your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. No? Dito po, no? Sinabi dito, like si, nevertheless, you have done well and that you shared in my distress. No? Sinabi dito sa verse 10. At sinabi sa verse 14, mga kahopers, no? Notwithstanding, ye have well done and ye did communicate with my affliction. No? Yung ibang mga brethren ay talaga nakikipag the reach out to Paul. No? Ganun din sana tayo sa ating mga kapwa mananampalataya, mga kapatid. No? Whatever things, mapatulong man yan, mapa-thanksgiving man yan, we should always communicate with our fellow believers. No? So, dito po, like Paul, we know contentment in our lives when they are lived in harmony with and appreciation for our Christian brothers and sisters. We are family.
Pamilya po tayo, kaya tayo po ay dapat mag-care with each other, for each other. We are a spiritual family, the family of God. No, listen again, how lovingly Paul expresses his care for his spiritual family at Philippi in one verse. Okay? Next, is contentment comes when we experience the peace of God. Kapayapaan ng Panginoon. Huh? Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Pakinggan po natin mga Cowpers. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. See? Shall keep your mind and heart through Christ Jesus. Kaya mga Cowpers, kailangan natin yung ating relasyon natin si Kristo ay talagang mahigpit. Ha? Why? Kasi the peace of God which passeth all understanding, pag nakilala natin ang Panginoon, pag naunawaan natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay, ay magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. At pag tayo ay may magandang relasyon sa Panginoon, ay nako, there comes satisfaction, there comes contentment sa ating buhay. Wala na tayong hahanapin pa. Why? Kasi alam po natin na ang Diyos natin is the only and one and the one and only provider sa buhay natin. Kaya karamihan sa mga tao, specifically sa mga Kristiyano, ay gulo-gulo ang buhay kasi yung relasyon nila sa Panginoon ay wala. Malayo ang relasyon nila sa Panginoon. Contentment comes when we experience the peace of God. Next is, contentment comes when we realize the power of God. Kung makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, kung gaano ka makapangyarihan ng Panginoon, kasi kaya tayo hindi nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Kaya karamihan sa mga tao, nagtitiwala doon sa mga nakatayo na nakagano, nakatayo. Di ba? Nakatayo na ang ganda ng bihis. No? Kaya sila pumupunta sa mga tarot reader, sa mga zodiac signs, no? Kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya hindi sila kontento, kaya may mapufungsoy-fungsoy pa yung iba. Kasi gusto nila pagpapalain sila sa maling paraan, no? Pero pag kilala natin ang Diyos, okay na to. Pag-pray ko na lang tong bahay ko. Bakit ko pa kailangan na magpapungsoy? Bakit ko pa kailangan na maglagay ng mga pampaswerte? Alam ko naman na mali yan. Alam ko naman na ang Diyos lang ang tanging magbibigay sa akin ng kayamanan. Alam niyo po ba mga Cowpers? Okay, dito sa pangalawa, no? Contentment, when we realize the power of God. Tapusin mo natin yung verse 13. Verse 13, sinabi po dito, I can do all things through Christ which strengtheneth me. See? Ito po, ang verse nito ay talagang na-misapply, no? Pati ba naman sa panliligaw, gagamitin ito? Oh, unbeliever pa yung nililigawan. Diba? Ito po, I can do all things doon sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Diba? Lahat ng nasa kalooban ng Panginoon at ginagawa mo ay wala kang hindi magagawa para sa Panginoon. Yung ginagawa mo ay pagpara sa Panginoon, wala kang hindi magagawa. Kayang-kaya mo gawin lahat, mga kapatid. I can do all things, kaya we can alam natin, satisfied tayo, contento tayo kasi alam natin kaya natin gawin lahat ng bagay. Hindi natin kailangan na umasa pa kahit kanino, hindi natin kailangan umasa pa ng hula, hindi natin kailangan pag umasa ng kung ano-ano mga pampaswerte, kundi umasa tayo sa Panginoon. Kaya marunong tayong maging kontento sa buhay, no? Kasi nakikita natin, nauunawaan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, nauunawaan natin kung ano at paano at anong kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Di ba? Wala na tayong hahanapin pa. And lastly, mga kapatid, contentment comes when we receive the provision of God. Yung biyaya ng Diyos, kung ano meron ka,
Eh, mas ano lang, mga ano naman pera ko, 100,000 lang, kaunti lang. Wow, kaunti lang ha. Eh, mas ano, mga 3 million lang naman pera ko. Wow, 3 million lang ha. Di ka pa satisfied yan. Yung iba nga, hirap na hirap. Pati pangkain sa mamaya, pinoproblema pa. Diba? So, alam niyo po mga din, ang Panginoon, hindi po siya nagkukulang sa atin. Never, never, never nagkulang ang Panginoon sa atin. Ang problema lang kasi natin, yung discontentment. Diba? Kaya yung provision na binibigay sa Panginoon, nagkulang kasi hindi ka kontento sa ibang bagay. Kaya, yung para sana sa pag-provide sa pamilya mo, ay, ginastos mo yung pera sa ibang bagay. Diba? Kaya, naghihirap ka. Pero, ang Panginoon po, mga kaupers, hindi po siya nagkulang mag-provide sa atin. Contentment comes when we receive the provision of God. No, chapter 4, verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus." Tingnan nyo, ang Panginoon ang magpuprovide sa atin, lahat-lahat according to His riches. See, lahat, wala na po tayong hahanapin pa. Wala na po tayong dapat hihilingin pa sa Panginoon. Ang kailangan lang natin is lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya, kasi lahat ng gusto natin sa buhay, kaya at pwede niyang ibigay. No? Hindi naman lahat ibibigay niya, kasi according to His grace, according to His pleasure. Diba? So, ito po mga kaupers, contentment comes when we receive the provision of God. No? What a wonderful promise from God's word, no? In God's economy, the bank will never go bankrupt. Sa ekonomiya ng Panginoon, hindi po nababankrupt ang Panginoon. No? Mas nababankrupt pa yung mga kumpanya nagbi-merge na binibenta, kasi no, maraming mga billionaire, yung mga top 10 rich people, di ba, yung iba na wala na, bumaba na, kasi limited po ang limited ang kapangyarihan, resources and money and power ng tao. Pero in God's economy, it is unlimited. No? He promises to supply all our need, not our wants. Magkaiba po ang need sa wants. Kaya mga Kristiyano, mga mananampalataya, fellow hoppers, make sure dapat naunawaan natin kung ano ba ang need at ano ang want. No? Ang want, pwedeng wala. Ang need, hindi pwedeng mawala yan. No? Dito tayo focus sa need. Right? Okay lang ang want. Pag sobra-sobra na, tapos na ang need, pwede na tayo sa want. Dapat maging matalino tayo. Kaya nga, dapat yung relasyon natin sa Panginoon, mga kahopers, dapat mahigpit. Lagi tayong malapit sa Panginoon, kasi panigurado, hinding-hindi tayo magkukulang. Marunong tayong mag-isip. Marunong tayong makiramdam. Kumusta na kayang pamilya ko? Baka wala kaming kakainin. Hindi ko ito gagastusin kasi para sa pagkain ito. No, hindi ko ito gagastusin kasi para sa simbahan ito, tithes and offering ko ito. Di ba? Ganun dapat mga patid. Yung provision ng Panginoon, hindi siya nagkulang. Kaya kung ano ang para sa Panginoon, ibigay nyo. Kung ano ang para sa inyong pamilya, gamitin ninyo ng maayos. Kaya alam nyo po patid, hindi po nagkukulang ang Diyos. Yung mga nakakaramdam ng pagkukulang, yung mga nakakaramdam ng yung mga kinukulang sa provisions, ay nako kapatid, may problema sa stewardship mo. May problema sa pagmamanage mo sa provision ng Panginoon. Kaya, we should make our relationship closer to God. No? So ito po, he has ang Diyos ay has a plenty of capital according to His riches. The bank's location is found in glory. And Jesus Christ is our guarantor, no? Ask in the name of our Lord Jesus Christ, no? So dito po mga kapatid, sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 8, "And having food and clothing, and this we shall be
Content. Dapat content tayo. Pag, kung ano lang meron tayo, dapat pa-contento tayo. May damit tayo, may kakainin tayo, contento tayo. No? Pero, then, let us take note, no? Take note. Na, hindi dapat yung possession, hindi dapat yung activities, at lalo hindi dapat yung ibang tao ang nagbibigay sa atin ng contentment. Ano dapat ang magbibigay natin sa atin ng contentment, no? Yung contentment natin dapat should come from our relationship with Jesus Christ. Again, uulitin ko po. Our contentment should come from our relationship to Jesus Christ. Kasi pag nag-focus po tayo sa makamundong bagay, hinding-hindi po tayo makukontento. Pero pag nag-focus tayo sa relasyon natin sa ating Panginoong Hesus Kristo, panigurado mga kapatid, makukontento kayo. Magiging masaya kayo. Magiging mapayapa kayo. Okay? So, baka meron pa dito na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, alam niyo po mga kapatid, ang nagdadala sa atin sa nagbabagang apoy sa impyerno, and it is very true. Kasi may mga tao na naniniwala na walang impyerno, meron po, sabi ng Biblia. Hindi po yan pahayag lamang, kundi yan po ay katotohanan. No? Ang nagdadala sa atin sa nagbabagang apoy sa impyerno, yung death na sinasabi ng Bible kasi, ay itatapon yung kaluluwa mo. Kasi literally, ang kaluluwa po natin hindi namamatay, hindi po yan nililibing. Yan po ay eternal being yung ating kaluluwa. Ang sinasabi po ng Bible na pag ikaw ay namatay, yung kamatayan dyan, ikalawang kamatayan ay yung kaluluwa mo itatapon sa nagbabagang apoy sa impyerno, sabi sa Revelation. No, dahil sa kasalanan, no? Lahat naman tayo tao makasalanan eh. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, no? Hindi lahat ha, hindi naman kasi pwedeng sinabing sangkatauhan lahat. Okay? So pag sinabi sangkatauhan, dahil sa kanyang pagmamahal, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo, si Jesus Christ, to bear our sins, no? Para bilhin ang ating kasalanan. Kasi nga, ang kasalanan ang nagdadala sa atin sa impyerno. No? Nagpapako, ng katawang tao si Kristo, no? Sinilang, lumaki, tapos ang kanyang purpose ay para mamatay, ilibing, at muling mabuhay, no? Muling mabuhay para sa ating mga kasalanan. Now ngayon, ang kailangan na nating gawin para tayo ay makaalpas sa nagbabagang apoy sa impyerno ay panampalatayaan natin siya na siya ay Diyos at tagapagligtas natin. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang kailangan na nating gawin ay manampalataya sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya, manampalataya tayo kay Jesus Christ na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Pag ginawa niyo po yun, ikaw po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit kasama ng ating karamihan sa mga hopers dito, if not all. No? So, mga fellow believers, fellow Baptist, so patuloy po tayo sa pag-aaral sa salita ng Pinoy. No? So, again po, this is Pastor Jason Salutan nagsasabing, as life goes on, hope goes on. Have a great day.